guys, Mark here again at welcome ulit sa channel natin. Ngayong araw guys is ipapakita ko sa inyo yung bago nating product na available na po ito sa Shopee store natin kung paano siya gamitin at ano ba yung advantage na ito versus dun sa dati nating ginagamit na panlinis. Okay, so ngayon guys, i-compare natin yung Flamingo AC Pro and itong Soji 7 na AC cleaner. As most of you guys know, ang madalas kong ginagamit ngayon is yung Flamingo AC Pro. But unfortunately, simula nung sumikat, nagkaubusan po ng stocks. So kahit po sa supplier ko is naubusan and wala pong mabigay sa akin na date na kung kailan daw magkakaroon ng stock ulit. So syempre, nag-try tayo ng mga iba't ibang cleaners like yung Daisho, yung Bitstop at yung WD-40 na AC cleaner at ngayon ito yung Soji 7. So yung Soji 7, aside dun sa WD-40 guys, etong Soji 7 kasi bang for the buck. When I say bang for the buck, value for money talaga siya. Bakit? So eto, ipapakita ko muna sa inyo si AC Pro. Ayan, si AC Pro ko, marami pang laman to, siguro mga more than 1/4. Eto kasi 500 ml lang si AC Pro. So si Soji 7, eto, ayan, Soji 7, this is 636 ml siya. Ayan. So, mas malaki. Kumbaga, meron kang 136 ml na dagdag. Tapos, mas mura pa to. This is only 350 pesos. Okay. Ang downside lang kasi netong ni Soji 7 is, though meron siyang nozzle, ayan, ang problema kasi neto is, wala siyang kasamang yung extension hose. When I say yung extension hose, yung ganito po. Ayan. So, yung ganito kasi, kailangan to sa mga ibang model ng sasakyan like yung mga MUX, yung ano pa ba, Fortuner. Yan, mga hard to reach kasi yung mga evaporator niyang mga yan. So, kailangan nyo ng hose. Pero itong Rush kasi, Rush iyon, hindi nyo na kailangan tong mga hose na ganito. Conventional na nozzle lang like yung mga pula na extension. Sandali, papakita ko sa iyo. Yeah. Yung mga ganito lang is enough na yan para ma-reach yung evaporator. So, meron naman kasama yung Soji 7 ng ganito. Ayan, yung tube. Anyways, kung gusto nyo rin naman gumamit ng hose, pwede naman kayong, halimbawa, meron na kayong gumamit na kayo ng Flamingo before, huwag nyong itapon yung mga hose nun or iba pang AC cleaner na may hose. Usually, iisa lang yung sukat nyan nung mga hose na yan. So, kasha yan dito, pwede nyong gamitin para panlinis ng inyong AC. So, yun, tip lang yun guys ha. Pagka gumamit na kayo ng mga AC Pro or any aircon cleaner na may kasamang hose na ganito, huwag nyong itapon. Linisan nyo lang, then set aside para pag kailanganin nyo is pwede nyong gamitin. Okay, so itong Soji 7 guys, ginamit ko na to before. Siguro, kailan ko ba ginamit to? About siguro 1 week ago, ginamit ko na siya. And very effective. Tapos, yung amoy niya is mabango. Hindi siya parang hindi siya minty yung amoy. Fresh. Fresh yung amoy niya. Hindi fruity guys ha. Hindi fruity yung amoy. Basta parang alam niyo yung amoy ng bagong laba. So, ganun siya. Also, maganda rin siya kasi nung yung colonoscopy camera, malinis yung evaporator natin. Though, malinis naman talaga yung evaporator ko kasi nga, lagi ko siyang nililinisan or minemaintain ng cleaner. Either AC Pro or
ano ba yung ginagamit ko? Yung Daisho, yan, ginagamit ko rin. Pero yung Daisho kasi, not that effective. May video na tayo dyan, yung review dyan sa Daisho. Mabango lang siya, pero hindi siya talaga yung ano ba to, yung kagaya ng AC Pro na talagang nakakalinis. So, yun yung mga madalas na ginagamit ko. Yung ano pala guys, ayan, total na pag-uusapan na rin naman natin yung cleaners, AC cleaners. Madami kasi nag-PPM sa akin kasi nga walang available na AC Pro. Ang nire-recommend ko is yung Abro or yung Mr. Mechanic. Available yan sa Ace Hardware. Dati kasi 500 pesos yon isang lata. Pero kung di ako nagkakamali, nasa 300 ml lang yon or 250 ml. Very effective yon. Yun yung gamit ko. Pwede nyo i-check yung vlogs ko 2 years ago or 3 years ago. May mga vlog na ako nyan dun sa Ion ko dati. Very, very effective. Nakakatanggal talaga ng dumi. Pero yun nga, medyo pricey. Lalo ngayon, ang sabi sa akin ng kaibigan natin is parang almost 600 pesos na siya sa Ace Hardware. So, option nyo na lang yun. Pero yun nga, meron nga tayo ito, yung Soji 7, 350 pesos lang, 636 ml na siya. So, sobrang laki. Ayan, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Okay, so guys, binanglas ko na yung resistor block. May video naman na tayo dyan. Lalagay ko na lang sa description section sa baba. So, ngayon, is i-sprayan natin si evaporator ng Soji 7. Napindot ko yung nozzle. So, shake muna natin maigi. And, eto na. So, gagamitin natin yung hose ni Flamingo. Tama. Ni AC Pro. So, make sure lang na pasok na pasok siya para talaga malagyan ng cleaner yung inyong evaporator. Spray na natin in 3, 2, 1. Ayan. Okay. So, pwede nyong gawin habang hinihila nyo. Ayan, nag-i-spray din kayo. Ayan, huwag kayong mag-alala na yan, yung lumalabas kasi no rinse formula naman to guys. Kusa lang yung bababa. So, dadaan lang yan sa, ano nyo, sa evaporator. And then, kusang magde-drain yan palabas. Okay. So, set aside nyo na yan, si Soji. While waiting, guys, ayan, perfect opportunity to para either i-inspect or linisan na rin yung inyong cabin filter kung meron kayong nakakabit, like me. So, i-check natin. Ito, kakapalit ko lang nito siguro. Wala pang isang buwan. Yeah. So, version 2 yung gamit natin. Isang kamay lang kasi kaya mahirap. Okay. So, malinis pa. Ayan. Para fresh yung kanyang smell, ang gagawin natin is i-sprayan natin yung filter ng AC Pro or pwede yung Soji. Since marami pa naman tayo ng Flamingo, edi yun na lang muna yung gagamitin natin. Okay. So, very easy lang yung gagawin natin.
Ang i-sprayan yung side ng filter, guys, is yung nasa taas. Okay? O, ganito. Yan. Hindi naman kailangan na ganyan karami, guys, ha? Konti lang naman. Depende sa inyo. So, gusto ko lang ganito para talaga mabango. And also, nakakatulong din kasi yan na medyo mabawasan yung dumi if ever na madumi na yung inyong cabin filter. So, set aside muna natin hanggang sa ma-absorb most. So, malamang hindi lahat to ma-absorb. Alisin na lang natin yung sobra. For the meantime, linisan na natin or lagyan na natin ng cleaner yung ating overhead evaporator. So, may video na rin tayo nito kung paano tanggalin yung cover. Lalagay ko na lang sa link sa baba. So, SOGI 7 pa rin yung ating gagamitin. Ayan. Okay, so okay na yan, guys. Kumbaga, aantayin na lang natin yan na bumaba or maubos. Sa drain lang naman yan bababa. Same with our evaporator. So, ito, yung sa harap, papakita ko sa inyo kung saan siya lumalabas. Ayan. Ayan, nakikita niya. So, itong nasa overhead natin, may drain din yan, kabilaan. So, banda dito, meron din yan. Banda dyan, and meron din yan sa kabila. Kabilaan po yan. So, meron pa rin yung foam. So, check natin yung drain. Ayan. So, yan yung chemical na gamit natin, yung SOGI 7. So, yung drain natin dito sa overhead is wala pa siyang lumalabas. Ayan. Marami pa rin naman kasing foam. Okay. So, guys, ubos na. Or hindi na visible yung foam sa ating ano ba to, air vent. So may foam pa doon, banda doon, pero not enough para ma-reach yung ating resistor block. Gagawin na lang natin is ibabalik na natin to, yung resistor block. And sasabay ko na rin siguro yung sa second row. Yan, total konti na lang din yung foam, then pwede na natin siyang i-test. Okay, guys, so kakatapos lang natin ibalik yung cover ng overhead, and ito yung sa baba, glove box, ano pa ba, yung resistor block, and yung filter, yung filter cover pala na yun yung nauna. Anyway, so ito na, itatry na natin, guys. Sobrang bango. Ayan. So, maririnig-rinig nyo rin yung foam dito sa likod. Bubuksan ko na rin. Ayan, maririnig nyo yung blower tsaka yung foam. So, eto, lakasan natin yung blower natin dito. Ayan. Ang bango talaga. Grabe. So, ano to? Parang fresh linen yung amoy niya, guys. Yung nakabukas pala yung ating radio. Yung amoy niya, guys, fresh linen. Sobrang fresh ng amoy. Magandang ano to, magandang what do you call this? Alternative dun sa Flamingo AC Pro. Yun nga, bang for the buck, 636 ml, guys, for only 350 pesos. Ayan. Sige, ipapakita ko sa inyo. Meron naman tayong pansukat ng temp, ng cabin temp. Dali, kunin ko lang. Ayan. So, ang settings natin, itototo ko lang yung blower kasi yun nga, may mga tirang foam pa dun sa evaporator and dito sa second row. Para lang mabilis siyang matuyo. Tapos, sige, ilalagay na natin to sa vent for about ilang minutes ba? Anong oras na ba? So, lagay natin siya sa vent for about
3 minutes. Yeah, meron naman tayong relo dito. So 9:33, alisin natin siya and sukatin natin yung temp. Malalaman natin kung gaano kalamig yung nilalabas nung air vent natin for about 3 minutes. So 3 minutes pa lang to, guys, ha. So lamig na dito sa loob, tapos yun nga pala, na-overpower sa ngayon. Okay, na-overpower nung Soji 7 yung ating car freshener. Yan. Meron tayo, ang gamit ko kasi is itong air dispenser. Mahilig ako sa marine squash, yung amoy. And also, guys, after nyong linisan to, kung halimbawang madalas kayong lumabas or ano ba to, nagka-carpool kayo, maganda siguro every few weeks mag-disinfect kayo ng buong sasakyan. Pwedeng Lysol, gamitin nyo, may video tayo nyan. Or pwede rin yung AC Balm na meron din tayo sa Shopee Store. May video na rin ako kung paano siya gamitin. I-check nyo yon. Very, very, ano yon, effective. Buong sasakyan nyo, kaya niyang ma-disinfect na effortless. Anong oras na? So, 2 more minutes, guys. 2 more minutes. Ayan. To, eto, guys, ha. Soji 7. Ayan. Highly recommended. Isipin nyo, nalinis ko yung harap, tsaka yung likod. Sobrang dami pa. Siguro mga 3/4 pa to yung laman. Maganda kasi dito, no rinse formula din siya. Yung instructions naman, very straightforward sa likod. Tapos, ang ano nga niya is, though wala siyang kasamang hose, yun nga, pwede kayong, halimbawa, gumamit na kayo ng AC cleaner before, pwede nyong gamitin yung hose noon, or pwede nyo dalhin yung nozzle, guys, sa mga hardware. Sukatan nyo lang yung drain hose, ang tawag. Bili na lang kayo, siguro mga sobra na yung 1 meter eh. Half meter lang siguro. Tapos yun, pwede nyo nang ano yun, gamitin as alternative na hose kung gusto nyo talagang isprayan directly yung evaporator ng sasakyan nyo. Okay, so 9:33, tingnan na natin. So 3 minutes, guys. So voltmeter yan, tapos yung ampere, pagka nagcha-charge ka dito, ah, nagcha-charge dito sa USB. So 19.7 degrees yung nilalabas niya na lamig for about 3 minutes. So 3 minutes pa lang yun, guys. Dumalamig pa siya ngayon. Ayan. So binalik ko, guys, dagdagan pa natin siguro mga 3 more minutes and tingnan natin kung napababa pa niya yung 19.7 degrees Celsius. So while waiting, guys, tingin ko okay na yung sa likod. Ayan, ang lamig din. Ipatay na natin. Ayan. So, ang lamig na. So, timer natin, 9:34. So, 9:37. I-check natin uli. Ayan. So, si Rush natin, batang-bata pa to. Mag-1 year na, pero parang, ano pa lang, 6,699 pa lang yung natatakbo. Tapos, ayan pa rin, guys, yung OBD2 cut na gamit ko. Ayan, yung nasa ilalim. So, gamit ko pa rin siya hanggang ngayon kasi sobrang effective siya para sa akin, ha. Ang gaan manakbo, tapos sa ahonan, meron siyang extra boost. Ayan, hindi naman kalakihan, pero kumbaga, may dagdag siya kahit papano. Ayan, medyo malamig na, guys. Medyo maginaw na. Tapos yan, fresh linen yung amoy, pero nagkakaroon na siya ng hint nung ano ko,
car freshener, yung aking marine squash. Ang kagandahan kasi nito guys, pag nag-maintain kayo nung evaporator ng sasakyan nyo, tapos regular kayo nagpapalit ng cabin filter, in the long run, malaki yung masisave nyo sa pagpapalinis and pagpapa-repair ng inyong AC system. Alam naman natin na isa yan sa pinakamahal ipagawa sa sasakyan. Yeah, medyo giniginaw na. Medyo malamig na siya sa mukha. Tingnan natin. I think pwede na siguro yung 936. Ayan, so sakto, 936. Sukatin natin uli. So, 19.7 yung kanina. Tingnan natin kung bumaba pa. So, 16.9. Actually, palamig na ng palamig. Yan. Lalo na pagka umaandar kayo, yung tipong napapalamig yung condenser, lalo pa yung lalamig. I'm happy sa performance ng aking AC kasi nga pagkabili na pagkabili ko dito guys is kinabitan ko agad ng cabin filter and also siguro a week after nag-start na ako ng maintenance ng evaporator. So nililinisan ko na siya talaga every few weeks ganyan since nabili ko to, kaya nga until now almost 1 year ice cold pa rin yung amoy niya, ay yung lamig, sorry, and yung amoy niya is very 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 clean, very fresh, hindi ka makakaamoy na parang may panis na pagkain or any foul odor, wala kang maaamoy. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo yung bago nating product. Magandang alternative sa AC Pro. Shopee Store, meron po tayo. Meron akong stock niyan nung nakaraan. I think may 6 ako. Pero meron na lang akong 2 on hand ngayon. So, if you guys are interested, ilalagay ko na lang din yung link ng Shopee Store tsaka yung product link ng Soji 7 if you guys are interested to order. That's it for me today guys. Sana nagustuhan niyo yung ating video for today. If you did, please give this video a thumbs up. And also guys, for car parts and accessories po, please do visit my Shopee store. Link po nasa description section sa baba. If meron kayong product na gustong ipa-review, please utilize the comment section below. Again, mark na pala ulit. Thank you so much for joining today at kita-kits po tayo sa ating susunod na video.